Hi, welcome sa Jim's Kitchen. Mahimo ko karon o ginitawag na ito na rice roll magkatapad sa ila. Pero, in Korean, it is kimbap. Sushi naman sa Japanese. So, with me, ito yung roasted seaweeds. Ayan. Kita nyo ito. Parang siya, roasted seaweed. Then, nag-prepare rin ako ng one rice of rice, ground pork. I also have salted egg, crab sticks, hipon, cheese, at saka scrambled egg. Una, kailangan malinis ang kamay. First, dapat malinis ang kamay. Ito yun siya. Chinen. So, ganito po ang mukha niya. Since wala pa sa ako, ano, yung pang-roll. So, gagawin ko siya ng roll. Lagyan mo siya ng rice. Yan o, rice. Siya na yung this one, rice. So, lagyan mo siya ng rice. Dapat, anong ilagay ko sa rice? Lagyan mo siya na, pwede naman ng ordinary rice, pero dapat, huwag naman yung parang mabuhag-hag na klase ng rice. Then, kapag luto na, lagyan mo siya ng suka. Then, yun. Ipahan nyo. Sa amin, itong ginawa ko, ang lagay ko, is lagyan ko ng oil. Depende po sa inyo kung anong klase ng oil. Yan. Ipahan ko lang po. Ako yung susunod. Itong rice ko, nilagyan ko ng oil. Nilagyan ko, nilagyan rin ito na ganun na earth. So, dapat nakapuno siya parang 3/4 of the seaweed. So, dapat pinuno siya. Bear with me kasi hindi pa rin ako expert sa paggawa nito. Actually, this is my first time. Okay. Pero since paborito ko siyang kainin, Korean restaurant. So, na-try ako. Okay. Ito naman, actually, sa iba, ang ginagawa nila, ang nilalagay nila, pepino, avocado, manga. Pero sa akin, since ang mga kasama ko dito sa bahay, hindi po sila kumakain ng vegetables. So, ang ilalagay ko lahat is meat. Okay. Then, lagyan ko lang ito, yung pork. Siyempre, luto na po siya. Saka na po ako gagawa ng ibang video kung paano siya gawin ng from the scratch talaga. At paano yung luto yung mga ilalagay na alaman. Okay? Then, actually, sa iba, wala naman talagang salted egg. Pero, kaysa naman po, maglalagay ako ng salt, so, mas masarap siguro na salted egg. This is my version. Pwede naman tayo na ako sa rin yung version. Ayan! Ito yung drop sauce. Kita nyo po. Nakaka-enjoy ko inin ang kimbap. Kahit saan Korean restaurant po ako kumakain, always po ako nag-order ng kimbap. Saka yung shrimp, parang masarap.
Alam mo, isa sa mga gusto ko sa kimbap is, alam mo yun, since andyan na lahat, pwede ka na mag-order ng ibang pagkain. Dapat kasi meron ako yung parang bamboo para mas madaling i-roll. Pero sabi ko nga dito sa inyo, this is my first time. So, hindi ko siya napaghandaan. Ganun. So, wala ko pa rin. Okay? So, yun. Actually, sabi ko nga, parang hindi ang pagkakasimula ko. So, dapat kasi doon ako start. Dito ako lang start kanina. Para pagka-close, hindi dito siya sa rice. Pero since hindi ko ako dyan nagsimula, nilagyan ko na dito ng rice. Yan. And pagka-close po, yan. Didikit ko siya sa rice. Yan. Actually po, di ba, nilalagyan ko siya ng vinegar. So, pwede niyo po siyang preserve ng matagal-tagal na 3 days to 7 days na hindi po siya nasisira. Ang ginagawa ko po, irarap ko siya ng cling wrap. Pagkatapos, ilalagay ko siya sa fresh section ng ref. Yan po. Kung makikita niyo po, yan po yung finish po ito. Yan. Oh, super yummy. Subukan ko po siyang slice. Para po makikita niyo po. Oh my God! This is so yummy. Wait lang po. Kapag naman po masikip ang pagkakaroon niyo, hindi ka mamroblema kasi talagang hindi po siya matatanggal. Kasi diba sa iba, nagkakasahiwalay po yun. Kanilang tinatawag na rice sushi dahil po hindi masikip ang pagkakaroon. May isang kong Japanese friend na minsan tinuruan niya ako kung paano kumain ng sushi. Kasi before, kapag kumakain ako ng sushi or itong rice roll or kimbap o ano pa lang ito, hindi ko siya kinakain ng buo. So, sabi ng friend ko ng Japanese na kailangan pala kapag kinain mo siya, buo pa. Thank you.
lang po tayo. Ito yung Japanese meal. Ang tama na rin ito. So, usually, ito yung favorite ko. Nilalagyan ko siya. Kung minsan naman, kasali ito sa nilalagay ko as yung palang halaman. Ay, kung may chopstick, hindi rin ako marunong. Yan, yan yan siya kasarap. Perfect. Ang sarap na masarap na. Super sarap. See you in my next video.